So guys, so we are ready. So ayan si Jazz. Comfortable clothes lang ang sinuot ko sa kanya, guys, kasi nga magta-travel kami, no. Ayan. So ako din, guys, kaya ito ang sinuot ko kasi may feeding ano ito, eh. So itataas ko na lang ito. Ayan. Pero magpapalit ako, guys, pagka nakarating kami doon ng suit. So ito pang travel lang talaga namin itong damit na to. Ayan. Give this also. Nakaalis na nga kami ng bahay, guys. So yung plano naming alas 5 ng umaga ay nauwi sa alas 6:25 ng umaga dahil nga late ang aming driver o ano. See? So Indian time din ang peg ng driver na nirent namin, guys. So ayan. Ayan nga, kung makikita nyo si Jazz, nagmumuni-muni dyan, guys. So, palingon-lingon siya. Siguro, sabi niya, saan kaya kami pupunta? Bakit hindi kasama ang kanyang lolo at lola? So, tahimik lang si Jazz dyan, guys. So, natulog siya ng mga isang oras din sa daan. Ayan, so bago kami pumunta sa, dumaan sa isang restaurant, no? Para kumain ng breakfast. So, pinabaon nga kami ng aking dinan, guys. Ng parata dal, ayan, yung para hindi siya agad-agad masira, no? So, nagbaon kami para sa aming tatlo kasama ang aming driver. Ayan. So, kung makikita nyo dyan, guys, simple lang ang aming baon. Then, nag-order lang kami dyan ng chai. Ayan. So, importante kasi ang chai, especially pag umaga, guys. So, ayan. So, okay naman pagka talaga nagta-trouble kami, guys. Madalas talaga, nagbabaon kami ng pagkain dahil nga super health, ano ba tawag doon? Super ingat ng mga in-laws ko sa mga pagkain sa labas kasi alam nilang madudumi. So, ayan yung aming food, guys. So, okay naman siya. So, dal parata ang tawag nila dyan. Then, nag-order lang ako ng butter para kainin ko with butter yan. So, si Jess kumain lang siya konti. Pinakain ko lang siya konti dyan. Then, tigda-dalawa lang kami eh. Pero, ang daming pinabaon ng aking biyanan. So, yung anim na sayang na iuwi pa namin. So, nakalimutan ko din pala. Sayang, no? Kinain sana namin sa daan. Ayan. So, kung makikita nyo, ang cute ng kanilang chai, guys. O, yung kanilang parang pinakatasa. So, ang sarap ng chai sa labas, guys. Ibang-iba. So, ayan si Jess. Mabilisan lang talaga kami kumain ng breakfast, guys. Kasi nga, gahul na kami sa oras. So, super traffic, guys, sa Delhi. Ayan, so nasa kalahati na kami that time. So malapit na kami sa city ng Delhi that time, guys. So si Jess, inaaliw-aliw ko lang dyan siya, guys. So nagbaon lang ako ng kanyang milk just in case. So cow milk yan, guys. Pero hindi niya rin ininom, tinikman niya lang. So naiuwi din namin. So napanis na lang siya nung pagka-uwi namin ng bahay. So ayan nga si Jess. So natutuwa siya sa mga madaming sasakyan na nakikita niya, mga bus, ganyan. So nag-i-enjoy naman siya. So behave naman ang aking Jess, guys. Hindi naman ako ganun nahirapan sa biyahe namin kasi may baon din akong chips para sa kanya, biscuit, ganyan. So ayan, kumain lang siya diyan. So andiyan in this place, guys, nasa Delhi na kami. So ang ganda lang nung nila temple. So yan yung temple na nakita ko. Nagandahan lang ako kaya naman binidyo ko. Ayan. So nasa Delhi na kami, guys. Kaya kung makikita nyo, super traffic na. Ayan. So ang lalaki talaga ng mga temple, guys, especially sa mga big city, no. So ang ganda lang niya, para siyang palasyo, pero sabi ni Mr. Temple daw yan or mandir ang tawag dito. Ayan. So kung makikita nyo sa harap, may mga nagtitinda din. So parang simbahan. Dito na kami. So hindi na ako nagbihis, nagpalit ng suit, guys. Kasi wala na kaming time. Ayan si Jess. Dito kami inside na, guys. Bureau of Immigration. This is immigration, though. No, this is reception. Hi, see yourself. Oh, no. So itong si Jess, guys, natakot. So habang naglalakad nga kami papunta sa FRRO, so natakot siya sa lightning sa loob kasi medyo close yung
pinaka-place, tsaka yung lightning niya kasi iba. So, grabe yung iyak niya, guys. So, nahiya naman ako kasi siya lang yung batang umiiyak doon. So, ang ginawa ko, yan yung loob ng FRRO, guys. So, si Mr. Muna ang pinapasok ko. So, si Mr. Muna ang nag-answer ng mga sasagutan, guys, kasi may answer sheet doon na sasagutan. Then, habang hinihintay ko yung turn ko, nasa labas kami ni Jess kasi nakakahiya naman na nasa loob kami. Tapos, ang ingay ng anak ko, no? So, pinatigil ko muna siya. So, kung ano-ano na lang ang pinagagagawa ko dyan para lang mapatigil siya. Mabuti na lang kamo. May nakita kaming ibon sa loob, guys. So, naligaw na ibon. So, yun yung nagpatigil sa kanya. Then, after that, pinanood ko na lang siya para ma-relax-relax din siya. Then, after that, guys, naka-ano na siya, naka-adjust naman na siya. So, yan yung loob ng FRRO, guys. So, kung makikita nyo is maraming tao, maraming, nung ano, dumating kami, guys, kami lang, then nagsidatingan ng tao. Ayan. I feel little there. Hello, no, guys. Like, so, we're done. Like, social. Yes. Yeah. It's not showing there. It, I showed already when we enter. Ayan. So, tapos na kami, guys. Kwento na lang kami later, no? So, palabas na kami. Ayan. So, hello guys. Tumigil kami para kumain ng lunch. Ayan si Jess. Hello, Jess. Jess, say hello. Ayan. So, punta na tayo, guys, sa restaurant. Ayan. So, ayaw ni Mr. sa ano. Mga turo-turo na ano. Restaurant. Hello. Ala. Let's go. Ayan. So dito kami kakain sa loob. May gift shop pa dito. Ayan, guys. So first time namin dito kumain. Ayan. So may duyan dyan, oh. Ha? Kya? See, may, there's giraffe there, anak ko. There's giraffe. Where's Uncle Jake? Ayan. So let's see inside. Yeto! Noodles. Again. Yes. So nakatulog siya saglit, guys. Mga ano rin siguro, isa't kalahating oras. So actually, guys, pabalik na kami ng bahay. Pero kalahati pa. Mga dalawang oras pa. After namin kumain, dalawang oras pa. So, ito yung ano, paligid. Ayan, yung paligid na restaurant. Asawa ko. So, si Mr. nag-order. So, pure vegetarian restaurant ito, guys. It's pure veg restaurant. So halos halos lahat naman ng restaurant dito, guys, vegetarian. So just is happy. Huh? Ayan. Yes. Gugu. So nakalimutan ko na palang i-film yung ibang order namin, guys, for lunch. So yung ibang video, guys, kung anong nangyari sa aming appointment, ikwento namin yan sa susunod na video. So that time, guys, is lunch pa lang namin. So nag-stopover lang kami. Bye!